Magandang araw po, AGMC, at sa lahat po ng nanonood ngayong araw na ito. Kayo po ba ay nahulog na? O hindi sa tao, nahulog na po ba kayo sa tukso o sa temptation? Maaring ito ay maliit na temptation lang na sinabi mo, magda-diet ka na, pero natukso ka pa rin ng pagkain. Oy, guilty. O ito po ay malalaking tukso na katulad ng lying, stealing, and cheating. Guilty ka pa rin po ba? At ngayong umaga po, kayo nga po ay makibasa sa akin sa 1 Corinthians 10:30. Ano po bang sinasabi ng Biblia tungkol po sa tukso o temptation? Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Sabi po rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos. At hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Blessed be the reading here of the word of the Lord. Ano-ano po ba ang iba't ibang klaseng temptation base po sa nabasa nating verse? Una na po dyan, temptation is common. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Sa Book of Corinthians, binanggit ni Paul, ano-ano po ba ang different kinds of temptation? Lust, idolatry, morality, unbelief, and complaining. And yes, sa panahon na ito, it is very common. Tanggap na nga po ng mundong ito yan. Normal na po yan sa mundo natin. But may warning po si Paul sa mga tao, ito. Sabi niya po sa 1 Corinthians 10:12, kaya't mag-iingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Nakatayo ka pa kasi hindi ka pa nang huli. Masaya ka pa. Komo naman yan dahil ginagawa na yan ngayon. Huli yan, uso yan. Pero mag-iingat po tayo. Baka bandang huli, ito po ang dahilan ng ating pagkadapa. And what's the good news dahil common ito? Kung nagsastruggle ka sa tukso na meron ka ngayon, nagstruggle din po ang ibang tao dyan. At kung na-overcome nila to, ma-overcome mo rin ito. So, you choose. You overcome it or you disqualified. It's between you and yourself. Kung gusto mo ba talagang kumawala sa tukso na yan? At patuloy kang tutuksuhin ni Satanas dahil sinasabi niya lagi na normal yan, okay lang yan, tanggap ng mundo yan. But it is not. Hindi natin napiplease ang Lord sa ginagawa natin. Kung patuloy pa rin tayo matutukso sa malalaking bagay, o maliliit na bagay. And yes, kung yung mga tao ay na-overcome ito, ma-overcome mo rin at pare-pareho po tayo makakatagpo ng victory sa buhay natin. Next po, temptation is limited. Hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. God knows your strength. God knows your weakness. Alam niya po yan. Hindi niya po ibibigay sa inyo ang isang problema nang alam niyang hindi mo malalampasan ito. Amen po ba dyan? At ganun din po ang tukso. Kung ipinahintulot niya po ito na maranasan mo, hindi po ito para mabuhay na lang upang matukso. Kundi ma-overcome ito kasama po ang Diyos. Gaya po ng Book of Job. Gaya po sa Book of Job, si Job po mismo sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Patuloy po na magiging tapat ang Diyos sa buhay mo. Yes, He allows it. But He is not against us. He is for us. At gusto lang po malaman ng Diyos, ano po bang nasa puso mo? Do you enjoy that temptation? Masaya ka ba dyan sa ginagawa mo? So let's check our hearts, kapatid. Last, temptation is escapable.
Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yes, sinabi po ng Biblia, malalampasan mo ito. At hindi po natin pwedeng gawing excuse na lalaki ako kaya ako nagawa to. Babae ako kaya ako ginagawa to. I am born this way. Masaya ako. Ito yung sabi ng friends ko. Ito yung sabi ng family ko. No, hindi ka pwedeng mamuhay na lagi ka natutukso. And you can escape from that. With the help of the Lord, sabi po, sa Mateo 6:4, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Patuloy na manalangin, patuloy na magbasa ng Biblia to escape from that. At nawa, with every temptation from Satan, God makes a way of escape because Jesus is the way. Kaya patuloy po tayo na manalangin, humingi ng tawad kung nagawa po natin ito. At basahin ng Biblia at mag-aral ng mabuti para po mas makilala natin sino ba ang Diyos sa buhay natin. At ano po ba ang mga paraan to escape. At sabi po rito, sa James 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Hindi po ko naniniwala sa kantang O tukso, layuan mo ako. Kasi patuloy po yung lalapit sa inyo. Patuloy ka pong aalokin yan. Gaya po ng ginawa niya kay Eva at Adan. Ganun rin po ang gagawin niya sa inyo. Kakagat ka po ba o hindi? Lagi po may paraan para makawala. Hindi tayo pwedeng makulong na lang po sa tukso. And yes, it is common. It is limited. It is capable. Nawa po, ngayong week na to, sa buhay po natin na patuloy na umiwas. Dahil inaalam lang po ng Diyos na ano po ang nasa puso niyo. At sino po ba ang Diyos sa buhay mo? Susundin mo ba siya o hindi? Kung tatakbo po tayo sa tukso, tumakbo po tayo sa Diyos. At si Satan po mismo ang aalis. So, katulad po ng ginawa niya sa buhay po ni Job. At kung kayo nga po ay natamaan sa devotion na to, huwag po kayong lumayo sa Diyos at patuloy niyo nga po hanapin ang Diyos sa buhay niyo. Sino po ba ang Diyos? Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you, Lord, for this reminder. Maaring kami po ay natutukso sa maliliit na bagay. But Lord, hanggang sa malalaking bagay, and Lord, ikaw nga po yung patuloy na kumilos sa buhay namin. Change our hearts, Panginoon. Change our mind. Change the way we live our life. Makita po sana namin kung ano pong will nyo para sa amin. And nawa po itong pinag-usapan namin ngayong umaga, itong tukso na kami ay nakakadena dito. Lord, sinabi mo nga po, it is finished. The victory is us. The victory is won, Panginoon. Na kami nga po ay makawala dito. Kayo nga po ang mag-ingat sa bawat isa. Guide us, O Lord God, na kahit pa konti-konti na ma-overcome namin ito, struggle namin ito, alam po namin na patuloy ka namin kasama, patuloy mo kami ginagabayan. Ikaw nga po ang maging sentro ng buhay namin. At ng buong week na ito, gabayan niyo po ang bawat isa. We thank you, Lord God, change our hearts. And nawa nga po makita namin ang Jesus sa buhay ng bawat isa. Ngayon, linggo po ito. Maraming salamat po. Thank you for sa reminder na pinigay niyo sa amin. Sa'yo po ang papuri, pagsamba, Panginoon. This is name we pray. Amen. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo o kaya naman ay humiling ng isang panalangin,
huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po.